Naku, kakaiba ho ito. Sabi na nga ba eh. Parang nakakadalawang araw pa lang. Wala Monday, Tuesday, ay akin pong inaral, sinuri ang nangyari sa Senado at ngayon ay akin pong bibigyan ng analysis at opinion, interpretation sa nangyayari. Kaya yan po yung aking title natin, yung topic natin eh. Ha? Nakuha nyo? Pro Duterte na nga ba ang Senado? Pro Duterte na nga ba ang Senado? Question mark. Ganito po yan. Ang mga nasa likod po ng pagpapatalsik kay Senate President Zubiri, mismo ay si Senator Escudero. Umami na siya talaga ang nangalap ng signature at gumawa ng mga resolution sila-sila para pumirma. Sino ang nasa likod? Yun po mga PDP laban. Sino ang PDP laban? Robin Padilla, Tolentino, Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Ayan talagang PDP laban niya. O ano ngayon nakuha ang posisyon nila? Na-retain sila sa mga sensitibong posisyon. Pagkatapos itong si Tolentino, na-promote pa. Majority leader na ngayon. Powerful po ang Senate Majority Leader. Siya ang pumalit kay Joel Villanueva. Okay? At kabilang po sa nasa likod niyan ay ni Marcos, magkapatid na Caetano, at mag-inang Villar. Kita nyo? Tapos nandiyan sina yung 17, more or less, 17 na mga senador. Ang natira lang, ang kay Zubiri lang eh. Diba? Ejercito, Angara, Loren Ligarda, Villanueva, at saka po, sino pa ba? Nancy Binay. O, 6 or 7 lang sila. Lahat yun, nag-escudero. Ngayon, ano ang pwedeng mangyari? Kung inyong magugunita, sinertified ni Pangulong Marcos na unahin, bigyan ng priority ng Kongreso at Senado, amyendahan ang rice tariffication law para bumaba ang presyo ng rice, ibalik ang power ng National Food Authority. Yan ang gusto ng Pangulo. Approve. Third and final reading sa Kongreso, nasa Senado na. Pero alam naman natin, ayaw ng mga senador dyan. Lalo na si Aimee Marcos at saka mga Villar. Ayaw ni Villar yan. Ayaw ng Senado na baguhin yan. So, sa ilalim ni Zubiri noon, ayaw. Kaya posibleng, ayaw ng mga senador until now. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit siya inatanggal. At si Zubiri ang ilagay yan. At si Escudero. So ngayon, majority na sila. Paano ngayon uusod ang rice tariffication law? Amendment. Malabo yan. Kasi yung mga senador na ayaw na baguhin yung batas na yan, sila lang ngayon na naghahawak under Escudero. Anong isa pa? Although si Zubiri ay ayaw din ng economic cha-cha, pero pinayagan niya ng mag-hearing at naka-schedule pa nga. Nag-hearing na nga sila ng isang araw sa Baguio City. Gusto nilang mag-ikot sa buong Pilipinas para konsultahin ang taong bayan. Dalawang hearing naka-schedule sa Mindanao. Pero nagkaroon nga po ng pagpapalit ng leadership ng Senado. Sinabi ni new Senate President Escudero, hindi na mangyayari. Hindi na nila gagawin yung public hearing naka-schedule sa Mindanao. So, dahil si Escudero, hindi lang ayaw. Ayaw na ayaw niya talaga ang economic charter change or pagbabago ng saligang batas. Mabuti pa yun si Zubiri, ayaw niya, pero pinapayagan niya ang komite para mag-hearing, para makonsulta ang tao. Itong kay Escudero ngayon, ayaw niya at kinansin niya kagad ang schedule ng hearing sa Mindanao. Until na wala pang ang chairman ang subcommittee on constitutional amendment kasi iniwan, nag-resign si Angara. Diba? So dalawang major issue yan. Chacha, priority ng Pangulo. Rice tariffication law amendment, priority ng Pangulo. Parehong ayaw ng mga senador. Anong mangyayari ngayon? So sino ba ang naglagay kay Zubiri, kay Escudero? Diba? Villar, Tolentino, Senador Go, De La Rosa, at saka po Robin Padilla. Mga Caetano, identify yan kay Duterte. Meron pa nga potong lumabas, di ko alam kung bago, kaya ayaw ko na ipakita. Meron pa nga potong lumabas na magkakausap eh. Sa dating Pangulo, Duterte, at saka yung mga ilang senador. Yan ang nangyari ngayon. Kaya ho, mas kaabang-abang sa akin pong analysis at opinion, mas dapat tayong magka-interest na i-monitor ngayon ang galaw ng Senado. Kasi yung mga pro Duterte nung under Zubiri administration leadership, hindi sila masyado makagalaw dahil hindi sila nagtitiwala ng 100% kay Zubiri kung kanila yon. Kahit na taga Mindanao yan. Nag-iso nga yan ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at kung ano-ano pa. Ha? Meron na hong resolution sa Senado para sa gentleman agreement dapat imbestigahan. Hanggang ngayon hindi gumagalaw. Lalo nang hindi gagalaw ngayon yan. Kasi itong majority ng mga senador ngayon
ang aking yan tanong sa inyo ay pro Duterte na nga ba sila? Ganon po ang dati. Isipin mo yan, Jinggoy Estrada, mag-inang bilyar. Alam naman natin yung mga inang bilyar. Di ba sinabi niya, ang pagkakaibigan ang lumulutang sa kanila. Utang na lupa at pagkakaibigan, Robin Padilla. Di ba? Yung magkapatid na Caetano. Di ba? Anong tingin ba niyo sa magkapatid na Caetano? Magmamarcos ba yan? Hindi ah. Di ba? Oh, kita mo, sila-sila yan. Si Caetano pa nga, si Alan Caetano pa nga nagkaroon ng nomination for new Senate President, di ba? Nung isang araw na magkagulo sila sa Senado. Nag-iiyakan pa sila, pero plastikan lang naman. Sabi nga ni Subiri, yung iba nga dyan, may iyak-iyak pa, pero inaka pa yung asawa ko. Na kunwari, nakikisa, pero sabi nga niya, maraming traidor, may nag-traidor na mga senador, kaya natanggal si Subiri. Si Subiri, kahit may pagkapakukulang, wala naman kasing 100% na tama ang ginagawa. Pero kahit papaano, yung mga committee, pinapayagan niya. Okay? Yung nga isang dahilan, baka kaya nakaganyan din dahil naging open siya sa mga hearing. Kahit ayaw na ng investigasyon ni Bato de la Rosa, pinayagan niya. Kahit ayaw niya ng charter change, pinayagan na si Angara. Inilagay pa nga na maging chairman, acting chairman ng Committee on Amendments, Mr. Salamed. Eh ngayon, anong gagawin under, ano, alam niyo, ibang klase yung si Escudero, ha? Sinabi ko na sa inyo yan. Ibang klaseng senador yan, ibang klaseng politiko yan. Escudero. Malayo yan sa yung karakter niyan, malayo doon sa kanyang ama. Kilala ko yung kanyang ama, dating Ministry of Agriculture ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iba si Escudero. Ay nung kay Erap nga, naging pro-Erap yan eh, kahit na magpipipul power ng mga tao noon eh. Lahil galit kay Erap, pero nung hindi kanya, kay Erap pa rin. Oo, di ba? Iyan o. So, tingnan natin. Ha, nakuha niyo kung sino-sino yung mga senador? Ha? Isipin mo yung Tolentino, majority leader na ngayon. Ay identify yan kay yan ang tagapagtanggol nga yung tatanggol kay Duterte at saka kay Buloy. Kaya masaya ngayon ang kampo ng Kibuloy, Duterte at Alvarez. Ang ngayon ang dapat kaya dapat nating bantayan. Ano ha? Aking opinion lang po ito. Although kontrolado ng Malacañang at ni Speaker Romualdez ang Kongreso. Pag merong nag-file ng impeachment sa Kongreso, pero alam ko naman, hindi makakalusot yan sa Kongreso yung impeachment dahil majority ng mga kongresista ay kaalyado ng Marcos administration, ng ating Pangulo. At kung sakali may mag-file, at kung sakali makalusot sa Kongreso, bah, tagilid si Pangulo Marcos sa Senado. Tagilid si Pangulo Marcos sa Senado. Ngayon pa lang, sinasabi ko na. Kaya kung meron po magpa-file, aabangan natin kung ano man ang grounds na pakailang mga plano. Kaya mabigat po yung ang dating, kaya nga tanong ko, ang dating sa aking analysis, ay parang majority na ng mga senador, hindi tayo nakakasiguro at hindi rin nakakasiguro si Pangulo Marcos na kanasa kanya yan. Kasi independent ang Senado, na malamang baka hindi maging independent kapag alam mo na. Kasi nga, yung kanilang pinanggalingan, alam na ninyo. Isipin yung grupo niya ng PDP Laban, siyempre, matalaga kahit anong mangyari yan, Duterte yan. Itong makinang bilyar, ang sabi nga niya, malaki ang kanilang utang na loob at pagkakaibigan sa mga Duterte. O, kanila na yan. Eh, lalo na yung magkapatid na Caetano. Si Caetano, ito makbong vice president niya ni Duterte, di ba? Yan po yung mga galaw, di ba? Tapos si Senate President Subiri, aba, ibang klase ko yan. Kaya hindi ako magsalita, parang tumutula. Parang makata ako magtalumpati. Kita nyo, ibang style yan, ha? Ibang-iba yan. Kilala ko po yung politiko. 9 years na congressman yan. 9 years din ako nag-cover sa kongreso ng mga panahong yun. Kilala ko yung si Subiri, Caetano, Knight Defensor, Ace Barbers, at saka yung si Escudero. Yan po yung pagkatunggali ng araw. Pero magkakaibigan, Spice Boys at Bright Boys noong under Erap Estrada. Si Caetano at saka Escudero ang tinatawag nilang Bright Boys dyan. Ang Spice Boys ay sina Ace Barbers, Nick Subiri at Mike Defensor. Yan po yung grupo. Magkatunggal eh, isang pro-Arab, anti-Arab. O ano nangyari? Diba? Yan po yun. Okay, hanggang sa huli, pro-Arab pa rin sila kahit pinipeople power na ng 2001 ba yun? Anyway, nagkukwento lang natin. So, hindi tayo pwede mag-relax. Kung kayo nagmamalasakit sa ating Pangulo, hindi lang sa gobyerno. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters, kung natuwa kayo dahil may tampo kayo, nakita nyo medyo malasado ang leadership ni Subiri, naaring talagang may pagkukulang siya at may pagkakamali. Sa tingin ninyo, so ngayon nagpalit ng liderato, akala natin okay, pero sana okay. Sana okay sila, pero bantayan natin. Kasi nga yung nasa likod, yung sinasabi ni Subiri na may traidor sa Senado, may nag-traidor sa kanya, sila na po ang may hawak ngayon. Ito, sample lang. Eh, alam nyo, ayaw ko kayo binibitin eh. Sa mga nagahawak sa Senado ngayon, walang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Walang lakas CMD maliban kay Bong Revilla. Si Bong Revilla tahimik din, pero may nagalit siyang kay Subiri dahil kinisita siya, ba't hindi siya pumapasok? Ah, yan po yung chairman, kung di ako nakakamali, ng lakas CMD. Ewan ko si Escudero kung anong partido niya, dating NPC rin yan eh.
Alam niyo, yung naka-CND at naka-yung National People's Coalition, NPC, nakipag-alyansa na kay Pangulong Marcos. Di ba, dalawang araw halos magkasunod, may signing sila ng alyansa. Pero ang tanong si Escudero ba ay, ano bang partido siya? Alam ko, independent yan. Di ba? Yung may hawak, yung Senate President, Majority Leader, ah, at saka po yung Senate President pro tempore, ibang partido yan. Although, nasa unit din si Jinggo Estrada, pero ibang partido yan. Hindi yan NPC, hindi yan Lakas. Ang kaalyado lang ng Pangulong Marcos sa ngayon, Lakas CMD at saka Nationalist People's Coalition. Oh, puro mga congressman at local official yan. Sa Senado, bilang na bilang mo. Si Bong Revilla nga lang eh. O, di ba? So, yan po yung political issue mangyayari.